sadly, hindi ko makikita yung iba. Hindi ko mamamonitor yung sarili ko from another gadget because hindi stable yung wifi connection ko dito. Wala. Hello? Hi, Clang! Kamusta ka? Bago ang lahat, ako po si Lindsay ng number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo energy. And welcome to another live video from, again, my home. Kasi nga, alam mo na, COVID-19. Kamusta kayo lahat? Kain po tayo. Kumain ako kanina, pero baka po hindi pa kayo kumakain. Diba? Ngayon, dapat kanina ako sharp. Hello po sa lahat ng mga nagko-comment. Kanina, kwento ko lang ng konti. Dapat kanina pa akong sharp ng 1 magla-live, pero medyo hindi kasi stable yung wifi connection ko dito sa bahay. Gamit ko ngayon data. So if ever na medyo makat to anytime, alam niyo na kung bakit, kasi data yung gamit ko. Hi! Good afternoon po sa inyong lahat. Kain po tayo. JP Ortega. Hi, Lindsay. Hello! Kamusta? Sino pa to? JB Lilagan? Hello, Marie Castillo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so ito na naman tayo. Ito na naman. Yung suot ko kahapon ay blue. Na, ano, na, tawag dito, hoodie, ganyan. Pero ngayon, red naman. Nasibigay ito sa akin ng Coke Studio. Mahilig kasi ako sa mga hoodie. Kahit ano pang brand yan, kahit ano pang tatak yan, basta maganda yung quality ng hoodie. Susuot ko talaga. Lenny Agustin, watching from Malaysia. Hello po, kamusta po kayong lahat din sa Malaysia? Kaya Tess Kabilis. Hello DJ Lindsay, keep safe po. Hello po sa inyong lahat. Actually, magiging sobrang bilis lang po ng video na ito because as I've said, data lang yung gamit ko and I don't think ma-hold to ng data ko. Baka bigla na lang maputol, nakakahiya naman. Diba? And gusto ko lang po kayong kamustahin lahat. Kamusta naman po dyan sa mga areas ninyo? Sabihan nyo po ako kung ano po bang lagay ng area po ninyo sa mga panahon na ito. Diba? Ang balita ko, pakonti ng pakonti na yung mga tao na lumalabas ng mga bahay nila. So, that's good news for everyone, diba? Ibig sabihin, nakikinig yung mga tao. Kamusta po kayo dyan? Lagay niyo yung area ninyo, tapos kung kamusta yung pamilya ninyo. Ha? Si Napoleon Tanyag, hello, kamusta ka naman dyan? Please, dali, tayo po ay magbayanihan at this moment. Para naman po ma-inform sila, diba, na kung ano nangyayari. I just don't know if super ano ha, on the dot yung mga comments, like, real time yung comments ha. Kasi kahapon, ang sabi ng iba na nanonood sa atin, medyo hindi nga daw maganda. Kasi nga, yung comments ay late na, nadidelay yung mga comments. So, there. Tingnan natin. Sabi dito, Dio Sasa, hi Lindsay, watching from Hong Kong. Kamusta naman? Hello po. Ma'am Pasita! Kamusta ka na? San ka na? Sa office ka ba ngayon? Tsaka si Ma'am Dulce. Ma'am Pasita, kamusta ka naman dyan? Janisa Joy Ibalio, hello po. Kumusta kayo lahat? Medyo napapaus-paus ako, ha? Grabe. Kalubihan Ben from Tabuk, Saudi Arabia. Ayun, tayo sa usapang Saudi Arabia. Kahapon kasi di ba may naikwento ako. Sa mga wala po dito sa live kahapon, welcome kung kakakita mo lang sa live na ito. Welcome po. Joe Banagwa, tama ba? Hi, mahal ko. Shoutout po from Taiwan. Kamusta na mga kamag-anak ko sa Muntinlupa? Kamusta nga ba ang Muntinlupa? Sana merong mag-appear na dito sa, from the comment section, from Muntinlupa, tapos sabihin niyo kung kamusta naman ba yung area ng Muntinlupa ngayon. Because, para din, di ba, yung ibang tao na nanonood ng live na to, ma-update sila kung kamusta na ba yung areas nila. Most especially if OFW sila, di ba? Erwin Villoria ng KPP, kamusta ka dyan? Sana okay lang kayo ng pamilya mo, yung inaanak ko. Faye Lara, watching from Jersey City, NJ. Okay naman po kami dito. Lockdown po, karamihan, work from home. Mag-ingat po kayo. Kapag sinabi po nila na stay at home, please stay at home. Philippines, Cebu, Kabankalan, sabi ni Roth Had. Hello, kamusta ka dyan? Aloha, DJ Lindsay. Aloha, I am guessing you're from Hawaii. Marilu Aksalan. Hindi na po kayo naglihim ng liham. Ana Liza. Sadly, dahil po
posible din kaming tamaan ng coronavirus. Hindi na rin po ako, nag-decide na rin po ako na hindi lumabas ng bahay. Yan. And very thankful po yung ako sa management, sa bosses po namin, sa mga nasa taas po, dahil pinayagan nila kaming mag-stay at home. Ganyan. So ito po yung paraan namin to reach out to you guys. Diba? Elaine Lim, watching from Hong Kong. Lindsay, pasyarat naman pa from Caloocan Monumento. Si Wards Chu. Aloha, Lindsay from Hawaii. Gaily Corpus. Hello po sa inyong lahat. So, what you guys wanna talk about? Kasi ako, very random lang ako. Kung ano lang mabasa ko, we'll talk about it, diba? Here in the comment section. Ganyan. Kung anong makita ng mata ko, kung anong interesting na topic. Ano bang topic yung gusto niyo? Again, hindi po magiging sobrang tagal ng live na ito because... alam mo naman, diba? Lea Apurado, hello, shoutout po from Kadalin and Apurado family. Hello to you guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Grabe po ate, yung muntin lupa, hirap po, sabi ng friend ko, wala na makain ate Lindsay. Really? Den-den kabutin sa muntin lupa? Grabe naman. So, kamusta naman yung mga LGUs dyan? Wala na kayong makain sa muntin lupa? Huwag naman sanang ganun. Sana joke lang yun, di ba? Hindi natin gusto yan. Marie Makatipag, watching from Kapas Tarlac. Hello. Ito, at the moment, i-share ko na lang sa inyo yung favorite na biscuit ko. Baliktad eh, kasi mali pala yung pagkabukas ko. Alam niyo ba to? I'm sure alam niyo rin to. Sorry na. Ayan, sino na? Sabi ni Malu Miguel, watching from Paranaque, mahal ko Lindsay, lockdown po kami. Hirap hindi makapagpadala ng pera sa family at sa probinsya. Naku, mag-ingat po kayo. Lindsay, dito na ako sa house. Work from home. Kahapon ako nasa office. Kakatakot sa Ortigas Ghost Town. Sabi ni Ma'am Pasita. Naku, Ma'am Pasita, huwag ka na masyadong lumabas. Please. Oo. Please lang, ma'am. Huwag ka na mag-ano. Si Ma'am Pasita po at tao na kasama po namin sa opisina yan, sa accounting. There. Sino pa to? Hi, Lindsay, luto mo lemon, tapos lagyan mong konting asin. Daily, ganyan ginagawa namin mga amo ko dito sa Taiwan. Neth Varka. Ako, ang ginagawa ko lang kasi sa lemon, nilalagay ko lang sa tubig, tapos strawberry, ganyan. Pero wala na kaming strawberry ngayon, so last na strawberry ko na to. Last na to. Tapos yung nakita na namin kanina, yung kapatid ko kasi lumabas, pumunta siya sa grocery, nakita niya yung sobrang lalaki na strawberry, mga ganyan kalalaki. Magkano daw? Sabi nung ano, nung sales person doon, 600 daw. 600, ilalagay ko lang sa tubig, di ba? So, wag na lang, hindi na lang ako nagpabili. And butter coconut from Mandaluyong City, sabi ni Karen Talam. Oo, ito yung madalas kong kinakain lately. So, hello naman po sa makers and manufacturers dito. Baka naman po. Ganyan. So, yun. Puro nagbatian lang tayo, di ba? Yun. Kung kanina si Rico ay nagluto, obviously, hindi naman ako makakapagluto dahil kukunti lang naman yung alam ko lutuin, di ba? At, yan. Kapas Tarlac daw, may pit, sabi ni ano, Marie, makatbag. Gusto niyo ba yung isang buo yung kinain ko? May mga pagkakataon talaga na ganun, sorry na. Hello po. Babati naman, sabi ni Crystal Tan sa Cavite. Hello, kamusta po? Jovelyn Enriquez, hello. Kamusta naman ba kayo? Always pretty, let's say. Talaga ba? Thank you naman. Sa ilaw yan. May ilaw ako. Sino ba to? Mon Agaw. Dito sa Santa Mesa, in all fairness naman sa barangay namin, meron silang mga binibigay na IDs. And actually, hindi siya ID, pass siya. Tapos siyang paper na maliit. Tapos nakalagay doon yung pangalan nung pwedeng lumabas lang. Halimbawa, sa isang pamilya, di ba, isa lang yung pwedeng lumabas. So, ilalagay doon yung pangalan, tapos may perma ng barangay chairman. Tapos yun yung dadalhin mo every time na lalabas ka. Sa inyo din ba ganun? Kasi ganun dito sa amin eh. Ayan. Watching, Ate Raquel Carino, kamusta po? Watching from Banawe, try ko maka-uwi bukas sa Bulacan. If, wait lang. Medyo nahilo ako. Hello po sa inyo, kamusta kayo dyan? Siguro dahil sa init, medyo nahilo ako dun sa part na yun. Andes, hello! Favorite nyo rin daw yung butter coconut. Thank you, pareho tayo. Lately, ang kinakain ko lang dahil hindi naman ako masyado nagagagalaw. Puro gulay lang at saka prutas. Ayoko masyadong mag-overload ng karne. Yun. So, ganun din sana kayo sa mga bahay ninyo. Diba? More on gulay and more on prutas. More on pipino, broccoli, ano pa ba?
Repolyo naman, automatic yan dahil sobrang favorite ko yung mga repolyo, diba? As in, like, parang siya yung kanin ko, repolyo and ulam. Ganun. Ewan ko din. Kasi mas maganda yung puro gulay yung laman ng tiyan mo kasi matagal kang magutom. Ganun, diba? Matagal yung gutom mo. Tapos, healthy pa siya. Yun. Pero mabilis siya makabusog. Hello po, Marlene Abrina Vasquez watching from Brunei. Hello po sa lahat po ng mga taga Brunei. Bakit sa amin wala, Miss Lindsay? Sabi ni Chai Yuzon. What are you talking about? Walang ano. Ano bang wala? Tingnan natin. Ano bang meron? Opo, ganito din sa amin sa Santa Ana. Josie Bakay Bakalso. Watching sa picture ng ex ko. Raymond. Picture ng ex mo? Anong meron, guys? Ang pinakamainit na pinag-uusapan ngayon, di ba? In all fairness, ano bang sa inyo doon, no? Sa lahat po ng mga natito. Yung punto ni Pasig City Mayor Vico Soto at saka yung punto po nung national government. Na, alam mo yun, nanonood ako ng news kahapon, talagang Gina G si, ano, si Mayor Vico Soto. That makes him super attractive even more, di ba? Kasi nga, pinaglalaban niya na dapat daw yung mga tricycle, ipayagan daw po doon sa Pasig. Kasi nga, kulang daw yung transportation vehicles and all that. Pero sinasabi naman po ng national government, dapat daw maging creative si Mayor Vico Soto doon sa ginagawa niya. Diba? Pero kasi may point, para sa akin na naman, may point si Mayor Vico Soto, may point din naman yung national government. So, di ko alam. Sana masettle nila yun, diba? Kasi para din naman sa mga tao eh. Pahingi naman DJ Lindsay, sabi ni Ate Raquel Carino. Opo, sige po, kung pwede po. Diba? Dami pa. Lindsay, watching from Batangas, Del Mundo, Rio. Hello po, watching from Holy Land, Israel. Kamusta naman po kayo dyan sa Israel? Sana okay lang po kayo. So, there. Maya-maya po, patayin na po natin tong live na to. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo nagmamadali ako because again, as I've said, eh, data lang po yung gamit ko. Yun. Sabi ni Ko Lailani, ganda niya po. Salamat po, lahat po tayo maganda. Favorite ko rin yan, sabi ni Terry Manila. Hindi na ako makababa kasi baka mahulog yung telepono ko. Pero hindi naman ako nag-hoard, pero ang dami ko binili na ganito nung, kailan ba, last week yata, mga 5 piraso na ganito. Kasi ito lang yung madalas mo kinakain, no? Pag nagugutom ako, ito lang. Jason Minda, Dimandal, watching from Australia, DJ. Hello pa sa mga taga-Australia. Nandiyan yung isang kaibigan ko, si Ernest Ardina. Ay, nasa Australia nga pa siya, nasa Canada. Sino pa? Julius De La Cruz, mahal kong Lindsay, food is life. Oo naman, food and water is life. Diba? Ano pa? Tapos, napanood ko rin kahapon yung interview ni Mayor Joy Belmonte. Mga taga Quezon City, meron po ba dito mga taga Quezon City? Kasi nababasa nga daw siya online. Aware siya doon sa mga pambabasa kanya online. Pero kung naiintindihan ko yung point niya na, sorry, medyo political na to kasi sinishare ko lang sa inyo yung mga napanood ko, di ba? Yung point niya na hindi po kasi ganun kakonte yung tao or hindi po ganun kasimple yung gawain sa Quezon City. Ang Quezon City ay napakalaking lugar po na, alam mo yun, mahirap daw talaga na ayudahan agad-agad. In fact, siya nga daw po ang unang nagpalabas nung ano, nung state of calamity sa Quezon City. Siya yung pinakauna, in all fairness sa matutuwa. At sobrang dami po ng pamilya sa Quezon City. Yun. Sobrang dami ng pamilya at tao sa Quezon City. So, yun. Kung medyo na-delay man daw yung, ano, yung kanilang pag-ayuda. Ano ba yan? Masyado na tayong political. Watching from Cyprus. Hello, Mia Binas. Hello po. Watching from Pampanga, Joanna Manyakup. Christina Tabalon, watching here in City. O, DJ Lindsay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, I hate to do this, but siguro hanggang dito na lang muna yung live natin. Maraming salamat po to all of you guys who watched this live video. I just don't know kung kailan yung next schedule ng live natin. Like, everyday ba to? Nakikita ko nanonood ka, Neil Perez. Boy Cam? Yun. So, tingnan natin sa mga susunod na araw. Pero ang susunod po na magla-live sa akin ay, of course, DJ din. Hindi ko pala kabisado. Hello po, ayan. Sundan niyo po yung susunod. Lindsay, mahilig ka ba sa Hello Kitty? Sabi ni Andres. Opo, mahilig po. Paminsan-minsan. Eto. Pero kahit ano lang talaga actually. Basta cute, basta maganda sa paningin. Watching from Texas, Macy Cancho. Hello po sa inyong lahat. Ay, yun na nga po.
Basta stay safe po at mag-ingat po kayo kung saan man po kayo pupunta, o saan man po kayo, well, kung wala naman po kayong pupuntahan na importante, please stay at home, be with your family. Ang dami-dami niyo pwedeng gawin with your mga kapatid, with your parents. Swerte nga kayo kasi kasama niyo yung mga magulang ninyo, kasi kami dito sa Santa Mesa, wala yung parents namin dito. So baka maiyak pa ako kasi nami-miss ko na yung nanay at tatay ko. So ayoko na. Naiiyak na nga ako. Yun. Swerte kayo kung kasama ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Kung, kung alam mo yun, tumama yung lockdown or yung quarantine, yung enhanced community quarantine, nakasama ninyo yung mga magulang ninyo, yung pamilya ninyo. Swerte kayo. Kasi kami dito, nasa malayo yung mga magulang namin. At wala kaming magawa. At yung mga kasama natin regularly, on a daily basis, mahal ko, ay... yun, dahil nga dito sa enhanced community quarantine, hindi natin magawang makasama. So, yun. I-treasure natin yung moments na kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Yun. Ha? So, mag-ingat po kayong lahat. Pupasensyahan ako, medyo madrama ako kasi, you know, ito yung nagagawa ng enhanced community quarantine. Mag-ingat po kayo. God bless you. Oh, thank you for staying with me. Susunod na po si Kara. So, sundan niyo po siya. Bye. Again, ako po ang nag-isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy.